Sa atin naman bantay bagyo, nakahanda na mga rescue equipment ng MMDA. Ngayong nakapasok na nga ang bagyong Yolanda. At naroon po live ang ating kasamang si Ivan Mayrina. Ivan! Igan, sa lakas nga at lawak ng bagyong Yolanda, nagbabanta rin ito maging dito sa Metro Manila. Kaya naman ang MMDA nasa rescue mode na rin ngayon pa lamang. At kaugnay ng paghahandang isinasagawa ng MMDA, makakausap po natin ngayong umaga si Colonel Jerry Ilagan. Siya po ang head ng Metro Manila Emergency Volunteer Corps. Good morning, Colonel. Hi, magandang umaga po. Sir, i-establish lamang po natin yung senaryong pinaghahandaan natin. Ano? 200 kilometers per hour mahigit na mga hangin, 600 kilometers ang lawak ng bagyo. Ano ho ang inaasahan nating senaryo sa Metro Manila? Tama yun, Ivan, dahil ang sabi nga ng pag-asa, yung forecast na yun, ito super typhoon ang kategory at ito ay pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa lawak niya, nasakop niya na 500 to 600 diameter. May epekto ito halos sa buong Pilipinas kasama na ang Metro Manila. Mm-hmm. Yun ang tinatawag na spiral effect. Uh-huh. Na yung spiral, ito yung kung titignan mo yung diametro, miski yung buntot lang yan, may hagupit sa atin yun. Okay. So dahil dito, tumalima ang aming chairman, Attorney Francis Tolentino, sa kautusan ng Pangulo na zero casualty. Mm-hmm. So kagabi pa lang, ang aming mga tao ay naka-preposition na anticipating yung mga effect ng katulad ng flooding. Sir, pakita lamang po natin yung ilang mga kagamitan na inihanda na natin sa para sa anumang posibilidad. Ito, Ivan, base na rin sa ating mga karanasan, na-identify na natin sa Metro Manila, na-identify na natin yung mga flood-prone area. Itong nakikita natin na ito, ito ang tinatawag natin na flood boat. Okay. O ang tawag natin sa ating wika ay bahangka. Okay. Yan ay mga bangka na ginagamit sa baha na kaya maglula ng anim na tao. Ito naman ho, mga volunteers natin, ito po ay... Ito isang uri din ito, Ivan, ng bangka. Ito naman ay yari sa fiberglass. Mm-hmm. Ang ginawa natin para mas lalong matibay ay ginawa nating dual yan, parang style cutting, mm-hmm, para siya ay stable. Mm-hmm. So kaya maglula niyan mga 8 hanggang 10 tao. Okay. So matibay na yan. Ito ho, mga... Yung mga equipment na yan, makikita natin, yan ay ginagamit sa mga regular operation natin sa mga kalsada, lalo na kung may mga vehicular accident. Mm-hmm. Pero sa mga panahon ng disaster, kagaya ng mga baha, naka-standby na yan. Yung nakikita natin ng mga cutting saw, uh-huh, ang ating mga lansangan ay kinakailangan i-maintain natin na passable. Okay. So kung sakaling may mga matumba na mga poste, mm-hmm, mga puno, kinakailangan putulin nila yan. They have to perform clearing and cleaning operation. Importante po yan. Ito naman po, ito sa mga pagbaha naman. Ayan. Pakita po natin ito, ang spider walking excavator. Generally, ang tawag na iba dyan, it is a backhoe. Pero para sa amin, ito tinawag nating spider unit. Ginagamit natin ito at pag-i-excavate o pag-uhukay, paglilinis, lalo na ng mga daan ng tubig. Okay. Kasi sa Pilipinas, alam naman natin, kababayan natin, na yung daan na yung mga kanal natin ay makikitit at puno ng basura. Mm-hmm. Kung gagamit lahat tayo ng mano-mano na pala-pala, ay aabutin tayo ng matagal. Okay. Ito mechanized at saka high capacity, nakakagapang yan, parang gagaba. Meron din po tayong yung trailer, ito yung mobile ating, pump. Ito naman po, pwedeng ito, dalhin kung saan yung baha. Ito kung saan ma-identify yung ating mga kababayan na humihingi ng tulong na baha yung kanilang lugar. Ito ay hahatake, okay, nakamahon sa trailer at dadalhin doon para sipsipin yung mga tubig baha. Finally, nandito po yung ating amphibious truck. Yan ang amphibious vehicle natin na katulad nitong huling habagat, humingi ng tulong sa atin yung mga taga Marikina. Pag yan ay dinispatch natin, kasi kung minsan yung ating mga regular na 6x ay hindi makapasok sa taas ng baha, ito kasi yung sasakyan na ito, pwede sa baha, pwede rin sa lupa. Nagdadala yan ng ating mga tao at saka mga kagamitan na gagamitin sa pagsasagawa ng rescue operation. Okay, Colonel Ilagan, good luck po. Marami at good luck po sa ating lahat. Mga kapusoy, ako si Colonel Jerry Ilagan, kaulay po ng paghahanda ng MMDA para sa pagtama ng bagyong Yolanda sa Kabisayaan at maging posible dito po sa Metro Manila. Ika-38 anibersaryo po ngayon ng MMDA at maliban po sa ating pinag-usapang disaster preparedness, pag-uusapan naman natin mamaya, fire and earthquake drill. Ang tabayanan po yan sa ating pagbabalik. Balik muna sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ivan Mayrina.